Ito naman ang reklamo ng isang misis laban sa kanyang mister. Hindi na masikmura ang pang-aaway at pagbabanta nito. Umabot pa raw kasi sa puntong nagpaputok si mister ng baril sa loob mismo ng bahay. Ma'am Janet, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rafi. Pinakahuling insidente, nagpaputok ng baril itong si Sir dahil sa sobrang selos? Opo, ma'am. Sir, ating gabi po yun. Ano po yung pinagselosan niya nung magpaputok ng baril? Sir, halos lahat po ng lalaki, binintang niya sa akin, nalalaki daw po ako. Hindi naman totoo? Sir, hindi po. So, saan ang galing yung kanyang pagseselos? Anong pinagbabasehan niya? Ba't siya nagseselos? Sir, ano po, ang alam ko po, gumagamit ang asawa ko eh. Ayun, nagda-drug siya. Ang dami na po namin gamit na binenta niya. Bakit hanggang ngayon hindi pa ito natutokhang? Hindi ko po alam, sir. Nasaan po ngayon si Mr. Elmer Ojas Castro? Nasa bahay po, sir. Ano pong trabaho niya? Ano po, sir, yan? Driver po sa munisipyo, sa MDRR po. Driver po ng ambulansya. Ambulansya pa man din, delikado. Okay, ihatid niya sa ospital. Eh baka sa halip na makarating sa ospital dahil nakakargalo sa drugs, baka tuloy-tuloy sa morgue. Dahil maaksidente. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Castro. Magandang umaga din po, sir. Sir, gumagamit daw po kayo ng droga? Sir, yan po, lagi nilang pinapaano kasi talagang pagka ako may inaano sa kanila, pagka ako nag-ano, sinasabi lang nila yung ganyan. Kasi, ma'am, boss, ang gusto lang kasi mangyari, ako lumabas lagi masama pagka ako minapupuna sa kanila. Kayo rin po, nagsiselos sa kanya na wala nang pagbabasehan at lahat daw ng lalaki, pinagsiselosan mo rin sa kanya. Boss, kayo man po lumagay sa katayo ang kuwani. Ako, pinuntahan ko sila sa bahay nila. Pero hindi, boss, hindi ako pinapapasok sa loob ng bahay. Hanggang terrace lang ako. Bakit, natulog sir? Ako kalapit ko yung aso. Kaninang bahay? Sa bahay nila, misis? Binagalit ko ng binang ko. Hindi ako pinapasok. Pero yung katabi ko, aso. Kasi inantok ako, nahiga ako. Pagtingin ko, katabi ko pala, aso. Bakit napunta doon si misis? Bakit umalis sa bahay ninyo at pumunta sa bahay ng kanyang nanay? Ayun nga po, boss, hindi ko alam na. Pagka kinukumpront ako kasi yan, laging nalaangkot kasigaw, laging galit. Yun na nga, sir, yung kasagutan sa sinasabi ni Mrs., sobrang seloso ninyo at kayo po'y gumagamit ng droga, eh, talaga naman kahit sinong babae, atras. Kayo man po may pinaghinalaan tao. Darat lang ninyo sa bahay nila. May pinaghinalaan kayo? Sige, sir. Ano yung pinaghinalaan nyo? Ay, yung nga po silang dalaw kasi kinukumpront ako yung lalaki. Ay, sabi sa ganito, ganire. Ay, sino lalaki, sir? Sigarito rin po sa amin. Nahuli nyo ba silang dalawa na magkausap o magkayakap, magkahalikan? Basta magkasama po sila. Tala sa sila, sila lumabas ako'y dumating. Lumabas po sila nung ako'y dumating. Tapos so, ay, pinagduro-duro ako ng misis ko. Tapos yung lalaki ngiti-ngiti lang. Sino bang hindi magagalit? Nahuli mo si misis kasama-sama tong lalaki? Hindi, galing po sila sa loob ng bahay nila. Bahay sa ni Bienan po po. Bienan. So lumabas itong si lalaki kasama-sama itong si misis mo. Sa, galing sa bahay ng Bienan nyo. Pero paglabas mo, pinagduro-duro, pinagmura-mura pa ako. Sir, magulo. Usually, kung talagang sa normal na sitwasyon, yung si lalaki at si babae na illegal yung kanilang relasyon, tapos nakita ng mister ni babae, ang tendency is mahiya si lalaki o tatakbo si lalaki o si misis ay mahiya. Either of the two. Ang nangyari, eh, nagmatapang pa si lalaki, dinuro-duro ka pa. Hindi, si misis ko po, ano, duro-duro sa akin. Naging matapang pa si misis. Ano sinasabi ni misis? Ay, bang kapal daw po na mukha ko po. Ba't daw ako nagpunta pa roon? Nagalit si misis, ba't ka pinupunta doon at nahuli siya tuloy na may kasama lalaki, ganon? Hindi, inabot ko po sila, sir, nung nagalit sa loob ng bahay nila, ng biyanan ko. Nakadrugs ka ba ngayon, sir? Ha? Nakadrugs ka ba ngayon? Nakatake ka ngayon? Ay, hindi, narito ko sa loob ng bahay namin. Hindi nga po ako ako pilay. Dati ba kayo gumagamit? Nung kabataan. Nung kabataan. Ano pa yung ginagamit yung kabataan nyo? Damo. Oh, okay. Ngayon, hindi ka nang dadamo? Ay, hindi po. Hindi, tanggal ko ako sa trabaho pagka na-drug test. So, yun lang yung unang pagkakataon at huling pagkakataon na nakita mo si Mrs. na may kasamang lalaki at yun po ang pinagbabasa mo ng selos. After that, wala na. Eh, paano ko po, boss, makikita, hindi naman po umuwi sa amin, bihirang umuwi. Hindi, matagal hindi umuwi? Opo. Tatakutin ko muna eh, bago umuwi dito sa bahay. Ah, pagkatapos mo takutin, saka lang uwi. Opo. Kasama doon sa pagpananakot mo, yung magpaputok ka ng baril sa loob ng bahay nyo. Ay, boss, ano lang po ito, yung sa paputok, yung pagbago daw, yung denature, yung alcohol. Boga po. Denature? Ah, okay. Denature. Yung pala yung baril na sinasabi ni, ano? Oo, yun lang po. Oh, eh, ba't ko gumagamit ang denature? Sabi ko, ay kayo naman ay umano na, ay magtigil at ako'y galit na. Oh. Abay, ayaw po magtigil. Eh, pwede, magpaputok po ako ng baril. Nung inyong po paputok, yung gubo. Ah, sinasabi mo, magtigil ka nang kapupunta sa Bienan mo at magkipagkita dun sa lalaki. Hindi. Dito ka na lang. Oo. Oh,
Eh, biro po, sa pagkakausap mo, laging galit ka. Hindi makausap na maayos yan. Ang sinasabi nga ni Mrs., ikaw na po ay nananakit, kaya siya umalis at pumunta sa Bienan mo. Oh, kahit kailan po, itanong niyo kung sino po may umuwi ay may black eye. Oh, sige oh po. Oh my God. Ma'am! Oh my God. Ma'am Janet! Oh. Okay, pasensya naman ma, gusto namin maging fair dito. Mag-usap kayo ni sir kasi may allegation siya, ikaw raw ay nanlalaki. Wala po lahat katotohanan yan. Kahit buong tatala po makakapagsabi, wala akong lalaki. Walang signal, hirap signal. Okay, Chairman Toto, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo. Chairman, alam niyo na po itong kasong ng mag-asawang Janet at saka Elmer? Opo, Sir. Okay, base po sa inyong pag-imbestiga, base po sa mga blatter na natatanggap po ng barangay, sino may kasalanan dito? Ano ba talagang sitwasyon ng mag-asawang to? Ang tanda ko lamang ay dalawang beses na yata o tatlong beses ang nagharap sa barangay, nagkaroon ng kasulatan, na sila ay mag-iwalay na sapagkat lagi silang nag-aaway. At ano po pinag-aawayan, sir? Madalas po ay titingtangan ng lalaki na mayroong karelasyon yung babae. Siguro mga dalawa yata o tatlo na na lalaki ang pinagtitintangan ng asawa. Kasi selosa niya. Pero sabi ng babae, ay wala namang katotohanan dahil una, eh, minsan nakasakay na si surprise ka. Minsan, isa naman ay nakausap na. So, binigyan ko siya minsan ng parang pocket order para hindi na siya malapitan. Pero after, mga 1 month yata, wala pa eh, nakasundo ulit yung mag-asawa. Base doon sa pagharap sa barangay 3 times, nakapagpakita ho ba ng ebidensya ito pong si Elmer dahilan para siya ho talaga magselos kay Missy? Wala po namang gaanong matibili ebidensya kasi kung sa kanya, tinatanong kung ano nang nakita mo, inakita lang doon yung magkausap. Minsan, nakita naman niyang nakasakay sa tricycle. Ay, wala ho akong nakitang matibili ebidensya. Pero yung lalaki, ay talagang nagsisinala, panakasunan niyang hinala, na yung kanyang asawa, sumitingin sa ibang lalaki. So sa tingin ko po naman, wala naman. Kasi dito sa aming barangay, hindi naman na papalisa na si babae. Okay. Ay nagkakaroon ng ibang lalaki. Okay. Sir, nung kausap niyo po itong si Elmer, nung nasa barangay sila 3 times, wala ka ho bang napapansin sa kanya na kakaiba? Tulad nito ngayon na parang magulong kausap? Wala naman, sir. Normal po sa kanya yan. Siya talaga yan. Wala ko na pwede iba. Oh. Kasi nga po, mayroong aligasyon na gumagamit daw po ito ng droga. Sabi po ni Mrs. itong si Mister. Doon po kasi, wala naman po ang evidensya. Evidensya, okay. Sa akin, hindi ko sigurado. Sige po. Chairman, maraming salamat po, ha. Salamat din po. Ma'am Janet. Po. Bakit yung po nasabi na gumagamit ng droga itong mister mo? Meron ka ba ebidensya, ma'am? Ano po yan eh? Malakas po sa pera. Tapos sinasabi din po nung kapatid niya. Na? Na gumagamit po talaga. Ang sabi nga po nung kapatid, pag daw po nasosobraan, yung hindi po kaya ng utak. So mismo kapatid na nagsabi na gumagamit siya ng droga, pero kayo po mismo, hindi po nakita actual na siya po habang gumagamit? Hindi po, sir. At wala kayo nakita mga pero Twitter? Sir. Pipa, ganun, wala. 2 times po yung nag-positive sa munisipyo eh. Oh. Ah, okay. Sa drug test? Opo. Kailan po yung pinaka-last na nag-positive siya? Mga February po. February this year? Opo. Nananakit ba ito si lalaki? Sir, ano po, hindi po yan nananakit ng physical. Emotional po ang pananakit niyan. So pwede makasuhan to, emotional abuse. Opo, emotional po. Hindi po yan nananakit. Ano po gusto niyo mangyari ngayon? Sir, gusto ko po sana iparehab ang asawa ko. Hanggang ngayon, ma'am, tatrabaho pa rin to sa munisipyo? Opo, sir. So gusto mo, wag na muna magtrabaho doon, magparehab. Anong trabaho niyo po, ma'am, kung halimbawa siya po'y narehab? May anak din ho ba kayo? Opo, sir, 2 po. So okay sa'yo, paparehab natin to? Opo. Sir Elmer, po. Noong February pala this year, kayo po ay nagpositibo sa drug test ng munisipyo? Iyan po galing dito sa amin, sabi niya sa akin. Magkasama nga kami magkagabi kanyan eh. Tapos may ginawa pa nga kami pagkatapos ganyan pag... Sir, yan ay may sir, sir, huwag mo liisin yung ano, tanong ko. Yung sinasabi ko. Oh. Nagpositibo daw po kayo sa last drug testing sa inyo ng munisipyo nitong February this year lang. So sabi mo kasi nung kabataan, eh sabi ni Mrs. nung February lang, nag-positive ka. Ewan ko po sa kanya.
hindi po naka, basta sa pagkakalang ko po, ako po ay negative. Ano po ba ako, gusto nga ako ay positive. Ang tatawagan po namin yung munisipyo. Ibe-verify namin, sa oras na sinabi ng munisipyo, oo, kayo ay nag-positive, then tatanungin namin yung munisipyo, bakit hanggang ngayon pinapayagan pa rin kayong magmaneho ng ambulansya, which is very dangerous. Ay, sir, wala po ako magagawa. Sige po. Masasabi ko lang po, yan po ay gumagawa lang ng talagang paraan para ako maano sa kanya. Gusto lang niya, humiwalay siya akin talaga eh. Mrs., paano mo nalaman na nagpositibo siya sa drug test? Meron po akong pinsan sa munisipyo po, sir. Ganito pong gagawin namin, Ma'am Janet, ano? Kami po itatawag sa munisipyo para i-verify kung talagang totoo nag-positive siya. And then, yung mga blato sa barangay. And then, after that, yung po kagustuhan niyo po na para iparehab siya. Kung hindi, kung ayaw niyo magparehab, kakasuhan na lang natin siya. Sir Elmer, ganito po, ano? Kausapin po namin munisipyo tungkol doon sa sinasabing kayo po ay nagpositibo sa drug test twice. And then, pati yung kapatid nyo po, kausapin namin, at kapag parehong nagsabing, yes, nagpositive yan, at yes, nagdodroga yan, then, dalawa pong pagpipilian nyo lang, sir, ha? Una, magpaparehab kayo, or makukulong kayo dahil kayo kakasuhan ni Mrs. ng emotional abuse sa Bausi. Ay, sa akin po, ay, sige po, pakulong nyo na lang po. Bakit mas gusto mong kulong kaysa sa rehab? Ay, para kumakita ko ng Mrs. ko, kung yung ginagawa niya sa akin. Yun po sa akin. Kasi kulong na lang po. Mrs. Po, sir. Narinig mo, di ba lang kulong na lang siya, wag lang daw magparehab. Bakit kaya sa palagay mo? Sir, may banta po yan sa amin eh. Pag daw po siya nakulong, meron po siyang uutusan sa labas. Papatayin po ako niyan eh. Oy, nako. Nagbabanta po siya sa akin. Sinungaling po yan. Wala po ko sinasabing ganyan. Baka sinumaling po talaga niyan. Lagi pong ganun ang sinasabi niya sa akin, magkamatayan na daw po kami. Wala. Napakasinumaling talaga ba? Elmer, po. Pagkatapos ito pag-uusap, tatawagan namin yung mayor's office. Kami po ay gagawa ng mga verification. At kapag talagang nagpositibo na ikaw nga talaga ay nagdodroga at lumabas ng nagpositive ka sa kanilang last drug testing, kami po ay mag-aaya sa iyo for the last time na magpa-rehab. Kung hindi, kayo po ay kakasuhan ng emotional abuse. At ipatutokan namin kayo, okay? Ay, sige po, kung alam po ako po, ay, kung ano lang po, pakulong nyo lang po ako. Kung sakali po ako mag-positive, kung masaan mo sa positive po ako. Okay na sa'yo, makulong. Ba't ayaw mo magparehab? Okay. Hindi po, ang gusto ko po kasi mangyari para ko makita talaga ng misis ko yung ginawa niya. At ang tagal na namin kasi problema niya. Gusto, gusto nga kitang tulungan eh. Gusto kitang tulungan ng marehab ka eh. Tama na, tama na. Huwag na, huwag na. Hindi ko na kailangan na tulong mo. Sir, sige, masyado. Masyado na ginagawa mo sa akin. Halos isang buwan po akong nagbantay dyan sa ospital. Ba't siya na-aksidente, ma'am? Nabangga po yung ambulansya na pinadinadrive niya. Nako po. Ayan na. Ayan na. Lumalabas na yung katotohanan. Sir Elmer, bakit na-aksidente ka habang minamaneho mo yung ambulansya? Nalo po, nawalan mo ng preno yung ambulansya. Sa investigasyon naman po, naroon naman po. O baka naman eh, nawalan ka ng ulirat? Ay, sir, hindi po. Paano ko lamang po nung ano ko lang galing hospital nung kalalabas ko lang. Bakit ka lumabas ng... Anong... Hindi po. Kasusundo ko lang po nung positive na ano. Saan kayo nabangga? Ito sa may East Avenue. Paano kayo nabangga? Ano pwede pa kikwento. Paano kayo nabangga? Paano kayo nadisgrasya? Pag ano ko pa lang po doon sa lung center, ay kasi agaw buhay na po eh. Okay. Ay di pag ano ko po, ay malakas po ng ulan noon. Okay. Pag ano ko po, din stop na ito, nag-apply na po ako ng preno. Pag-apply ko po ng preno, bigla na kumakabig. Teka muna, doon ka sa preno. Ano ba yun, ma'am? Mababangga ka na sana saan? Sa poste, sa pader, sa pusa, nasa sagasama? Hindi po, nung stop light to, nag-apply na ako ng preno. Ay di bigla akong kumakabig. Ay di, ayun, dadaan akong... May sakay kang pasyente? Opo. Okay. Tapos na yun nag-stop light? Ay di stop light to, ay di nag-apply ako preno. Maaaring nga siguro work-related. Kasi siyempre, meron kang pasyente, dapat madala mo yung pasyente sa pinaka-maiksim panahon doon sa pupuntahan na yon. Sa pagmamadali mo, nawalan ka ng preno, maaari nga siguro totoong sinasabi mo. Igagater ko nga po yung gulong, ipakakaskasin ko yung gater para ho mapigil-pigil, para ho mapigil yung takbo. Okay. Unti-unti. Ayun o, bigla kong sumampo yung gulong, ayun na po, bigla sumalpo. Ah. Ay sabi naman noong matatanda, nagulat na po ako sa kidlat. Ay kumigil, wala na po kidlat. Kaya ako. Sabi na matatanda, nagulat ka sa kidlat. Oo. So nung magkidlat, nabunggo ka. Wala po kidlat. Wala po kidlat ako nakita. Wala ka nakita kidlat, pero sabi ng matatanda, may... Oo po, yung sakay ko. May karga. Okay. So nag-alucinate ka na. Anong klaseng kidlat daw, sabi ng matatanda?
Ewan ko nga po, hindi ko nga po alam kung ano sabi ko sa lab. Kumislab daw po sa harap, kaya daw po ako nagulat. Kaya ako yun na. Ah, ito, nawala po ako ng premyo. Nawala? Okay. Meron ba kayo nakitang rainbow? Wala po. May narin kayong kulog? Wala po. Wala lahat? Oo. Oh, ang sabi ko lang, nabalang po talaga ng preno. Yun lang po sabi ng sakay ko. Bakit nasabi ng mga matatanda na nakakita ka ng kidlat pero wala ka naman nakita? Ay, yun po sabi ng sa ano. So, ibig sabihin, dahil sa kidlat, namin. Ikaw ay maaring nabangga. Ayon sa matatanda. Oo, oh, yung dalawang kasama. Sige. Eh, nakita ng matatanda na may kidlat pero wala ka nakita. Wala po. Sige, ganun na lang gagawin namin, sir. Magbe-verify kami pagkatapos. Eh then, sir, yung sabi ko kanina, mamimili kayo, rehab or pakakasuhan kayo. Okay? Sir Elmer, saan ka kumukuha ng supply? Ha? Saan ka kumukuha ng supply mo? Nang ano po ba? Alam mo na. Ay, ako, hindi ko po alam yun. Alam mo na yun. Hindi, di ba sabi mo, nung kabataan ka, saan kumukuha ng supply nung kabataan mo? Sir. Ah, ma'am. Ay, wala na po yun. Ma'am. Isasabi, baka po pagkatapos ng pag-uusap namin ito, pupunta po sa amin niya, ma'am, doon naman po mura na mura. Hindi, ma'am, ganito, ma'am, pagkatapos nito, pagkababa nitong telepono mo, kami po i-contact sa Chief of Police at yung pong cellphone number ng Chief of Police, ibibigay namin sa iyo, and then from time to time, kayo po iikot-ikutan ng barangay, papatrol mga police. Sir, pwede po mag-ano? Hello? Ano po? Baka naman sir, kidlat ang pag-uusapan pa rin natin, huwag nang kidlat, ha? Sir, sa akin, no? Kaya ho, bayaran lang po niya yung aking, ano, may endorsement na nga po ako dyan kasi kada harap namin sa barangay, hindi humaharap yan eh. Ma'am, ganun na lang po. Huwag niyo po ibababa yung telepono, okay? Pareho kayong dalawa, okay? MJ, anong comments? Idol, nangangamoy positive. Yun yung comment sa ating mga keyboard warrior. Mukhang humatol na sila at sinabi nga nila, i-rehab na yan. At sabi nga ni Marvin Mercado, Idol, may request sa inyo, Idol, oh, patanggal mo na si Elmer Damo sa ospital. Baka kasi yung ambulansya na may pasyente ay dumiretso sa sementeryo. Yun yung sabi niya. Nakakaloka. At eto pa sabi nga ni Eman Contapay, mas gusto ni Kuya Elmer sa kulungan dahil naghihintay doon ang childhood friends niya na si Perio at Kahul. At eto naman, ano, talagang words of wisdom yung mga kapatid nating mommy keyboard warriors dito sa ating YouTube na sinasabi nga, no? Kaya ate, na talaga dapat talaga ipadrug test at iparehab agad-agad ora mismo si Kuya Elmer. Sabi rin nito si Jericho Barcibal, tama ate, iparehab mo na yan para secure kayo ng anak mo. Naku kuya, huminto ka na, may anak kayo. Kuya, kawawa yung anak. Talagang yun talaga, no, idol. So eto yung round up ng ating mga komento mula sa mga keyboard warrior natin. At yung iba nga, dahil sa dulo, no, dahil sa mga kid lahat na kwento na parang problem solving na hindi na namin maintindihan. Math ba yun? Yung kwento niya? Dahil hindi na namin maintindihan, natawa na lang yung mga keyboard warrior natin. Eto, ayan, nakita mo naman, libo-libo na yung nag-comment, idol. So, yan yung roundup nun. Balik sa inyo, dyan sa studio. Salamat, MJ Marfori!